Alright, so ito mga boss, no, galing tayo ng Tagaytay, yung sa charity ride natin. So bakbakan, sobrang init. Ayan guys, wala na, as in wala na siyang nagitik. Ayan, oh, grabe, ang galing. So siguro yun nga yung ano, siguro yun dahil doon sa ginawa natin is nawala na yung lagitik niya na tuluyan. Ayan, oh. Kasi dati doon sa may Pertua meron pa siyang konting konti, pero yun yung hindi nawala eh, meron siyang paisa-isa. Pero ngayon guys, ayan, oh, nawala talaga. Alright guys, welcome back dito sa ating vlog. So napanood nyo naman yung first clip ng video na to, ano? So regarding to sa lagitik ng Yamaha NMAX. Yan, so nababasa nyo sa caption ng video na to, walang kamatayan na lagitik ng Yamaha NMAX. So i-share ko lang guys kung ano yung ginawa ko para mawala, natuluyan yung lagitik niya. Okay? So kung napanood nyo yung huling video natin regarding sa lagitik ng Yamaha NMAX, naalala nyo doon guys, gumamit tayo ng Pertua na oil. So dun sa Pertua guys is nawala yung lagitik niya. By the way guys, yung lagitik ayun yung naririnig nyo banda dito. Usually naririnig nyo yan guys pagka mainit na yung makina nyo or galing kayo sa ano, sa long ride. Then pag mag-idle na kayo or magpo-full stop, meron kayo dito maririnig na parang lumalagitik. Parang gumaganon. Yan. Pero pag cold start, wala. Wala kayong naririnig na ganon. So, may papakita ko sa inyo yung clip guys dito. Pakita natin yung clip. Ganyan na ganyan yung tunog. Yung video na yun guys is galing kay Sir Tommy Danta. Yan. So recently, yan yung video niya, merong lagitik. Okay guys, disclaimer lang, hindi naman tayo mekaniko. Kumbaga, maalam lang ako ng konting-konti lang. So regarding sa mga lagitik na ganyan, marami kasi panggagalingan yan eh. Pwedeng sa cam gear, sa tensioner, rocker arm, yan yung usually na pinanggagalingan yan. So pag yung motor nyo is alaga naman sa change oil, ayan, nagti-change oil kayo or hindi nyo napapabayaan, hindi kayo natutuyuan, walang magiging problema dyan sa tatlong yan, cam gear, yung bearing sa loob, rocker arm or tensioner, hindi kayo magkakaproblema doon guys. So ano nga ba tong lagitik na to? Ito yung hindi ko pa rin alam eh kung ano pinanggagalingan. Tulad nga ng sabi ko guys, nung bago pa tong motor ko, meron na noon. Kung napanood niyo yung video ko. Then nawala. Then afterwards, siguro after ilang months or ilang kilometers, bumalik siya. Then siguro 2 months or 3 months kung tiniis, tulad nga ng sinabi ko sa unang video natin. So tiniis natin siya. Then nagkunting research lang ako. Gaya nga ng sabi ko, sabi nila, tensioner, rocker arm, cam gear, ayun sa may panggilid mo daw. So, ang unang nakasold is yung nagpalit ako ng oil, which is yung Pertua. Yan. Pertua yung unang ginamit nating oil. Nung pagkagamit natin nung sa Pertua, naging okay naman siya, nawala. Ng, parang tumahimik yung lagitik niya, pero andun pa rin, pero tahimik na tahimik lang. Then, ayun nga, meron tayong charity na pupuntahan that day. Then kaka-search ko, meron lang ako napanood na video. At yun yung Top Dead Center. Ayun. So may napanood ako regarding sa Top Dead Center. So yung Top Dead Center guys is parang tinatiming natin. So yung piston is kailangan nakataas. Sa pinakataas na position. So ayun guys, kailangan nasa taas na position. Usually nga, ginagawa yon pag nagbibiyak ng makina or nagta-timing.
So naisip ko lang na gawin 'yon. So ayun, 'yun yung ginawa ko, guys. So ipapakita ko sa inyo yung procedure nung kung paano kumuha ng top dead center dito sa may CVT side. So after ko mag TDC, doon siya totally nawala. As in kinabukasan, nag-ride kami pa Tagaytay. Then parang napansin ko, wala na yung lagitik niya. As in wala na. Wala akong ginalaw, guys, yun lang. Papakita natin kung paano gawin yung TDC or top dead center. Alright. Andito tayo ngayon sa CVT side ng ating Yamaha NMAX. So ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng TDC or top dead center. So hindi muna natin gagalawin itong CVT natin kasi medyo matrabaho, so dito muna tayo. Yan, dito tayo sa ating Honda Genio. So dito ko i-demo sa inyo yung TDC procedure or top dead center procedure. Pwede rin yung gawin yan, guys, doon sa magneto side. Kung baga makikita nyo sa magneto side, meron yan mga markings. Yan, dito. Basta bandaron, may makikita kayong marking. Pero since matrabaho doon, dito natin kukunin sa CVT side, sa Sigunyal, ha? So, bakit ba tayo nag-TDC or top dead center? Usually, nagka-top dead center tayo pag nagbabaklas tayo doon sa head natin or magtatanggal tayo ng piston. Kailangan kasi yung piston, guys, naka-TDC. Top dead center, nakataas siya, nakaangat bago natin na baklasin. Or nagka-top dead center din tayo pag kumukuha tayo ng timing. Yun, guys, ha? Pag nagda-timing tayo ng motor. So, ito yung kaibahan ng Honda sa Yamaha. Sa Sigunyal nila ng Honda, meron silang, ayan, may dot. So, may marking siya. Kumbaga, timing mark. Ito yung wala sa Yamaha. Wala kayong makikitang dot dito sa may CVT side. So, si Honda, mas madali kumuha ng top dead center sa kanya. So, ayun, guys. Then, meron din tamang paglagay na ito. Tuturo ko mamaya itong drive face at itong pulley. So, ayun, guys. Ito lang. Basically, ito lang yung ginawa ko sa Yamaha NMAX ko. Nag-TDC lang ako. Then, ayun, nawala na yung lagitik niya. Kinabukasan, ginamit ko. Yung araw na yun, guys, is bago ko mag-TDC, yung araw na yun, di ba, nagpalit tayo ng pertuwa. Siguro yung pertuwa ko, tumagal muna ng mga 1 week bago ko nag-TDC. Kumbaga, pinakiramdaman ko. Yung lagitik niya, guys, nawala naman. Meron siyang paisa-isa na lang. Parang paisa-isang, parang gano'n, na mahina na lang. Pero syempre, gusto ko yung tahimik na lang eh. Yung wala ka nang maririnig na lagitik. Then, napanood ko kay Sir OC Rider. Ayun, shoutout sa'yo, sir. Napanood ko, nagsisearch kasi ako about sa CVT. Napanood ko sa kanya, bago niya ibalik yung mga drive face at saka pulley, nag-TTDC muna siya or nag-top dead center muna siya. Ginagawa niya muna yung procedure bago niya isalpak. So sabi ko, parang okay yun ah. Kasi dito, guys, sa Honda Genio natin, itong marking na to, noon pa, bago ko magbaklas, diba? Bago ko magkabit na ito, bago ko ikabit to, itong mga to, bago ko ibalik. Itong marking na to, nilalagay ko na yan talaga dito. Nakaharap dito. So, ayun. Yun kasi sa Yamaha kasi, guys, wala kasi to eh. Kaya mahirap i-timing. Then, prior doon sa paglalagitik ng motor ko, nung nagbaklas kasi ako nito, guys, ng drive face at pulley ng itong mga gilid ko, ginamitan ko nito kasi feeling ko nawala nga yung timing nito, timing ng ating Sigunyal sa TDC. So nung ginamitan ko nito, paluwag, hindi ko hinawakan to, so umikot ngayon yung ito, umikot ang bahagya. Then nung umikot, binalik ko lahat to, inikpitan ko. So parang hindi ko na naibalik sa tamang TDC. Alright, so ayun, sana, guys, nakuha nyo yung ibig kong sabihin, ano. So ituturo ko ngayon, guys, kung paano ibalik yung TDC or top dead center.
Okay guys, so ganito lang kumuha ng top dead center sa CVT side. Gaya ng sabi ko, at kung Yamaha yung motor nyo, walang ano yan, markings. Alright? So ganito, ipapasok nyo lang itong drive face. Drive face lang guys ha, dito sa may signal. Pag pinasok nyo ganyan, iikot nyo pa counterclockwise. So pag inikot nyo counterclockwise, magbilang kayo ng dalawang mahaba. Mahabang ikot. Alright, gawin natin. So pansinin nyo guys ha, napakahaba nyan bago mag-lock. Yan, isang mahaba na ikot. Isa pang mahaba. Isa pang mahaba. Pansinin nyo guys, yung makikita nyo yung markings ko wala pa dito. Hindi pa nakaganon. As-taas pa. So nakadalawang ikot na tayo. Then, dito papasok isang ikot. Yun. Boom. Andun na. Naka-top dead center ka na. Kumbaga, nasa timing na siya. Sa Yamaha guys, dalawa, usually, di ba, isang mahaba, isa pa ulit, so dalawang mahaba. Then, iisa ka, sa Yamaha to ha, isa yan, papasok ng maiksing-maiksi yan, isa. Tapos ipapasok mo pa siya ng konti, so dalawa, dalawang ikot. Then, ibabalik mo lang ng konti. Yun, hanggang sa, pag mapansin mo naman guys, pag nasa tamang timing na, hindi na yan gumagalaw, masikip na. Ayan o, hindi na siya gaano gumagalaw. So meaning na stop dead center ka na. So I suggest pag nakuha mo na yung tamang timing mo dito sa NMAX mo, lagyan mo ng marka dito. Nakatapat yan dito guys. Nakatapat sa may makina mo. Lagyan mo ng marking. So pag nawala ka, halimbawa inikot mo, madali mo nang mahanap yung sa marking mo. Pakita ko. Halimbawa, nawala ka. So may marking ka na eh. Ayan o, may marking ka. So iikutin natin. Isa, dalawa, ayan, isang maiksi. Ayan na, nakabalik na siya. So hindi yan guys, isang ikot lang, babalik ka agad yan. So hindi yun ganon. So ayun guys, pag nakuha nyo na, sabi ko nga, markahan nyo na yung kung saan yung timing nyo. Then pag namarkahan nyo na, goods na yon, madali nyo nang mahanap yung top dead center nyo. Then, tuturo ko naman guys yung tamang pagbalik ng drive face at itong drive face at saka yung pulley. Okay, so ayun guys. Gaya na sabi ko, tuturo ko rin kung paano yung tamang pagbalik ng drive face muna. So, ito guys. Ito yung madalas gawin ko pag nagbabalik ako ng drive face at saka pulley. Itong pulley at saka drive face. So, ganito guys. Ang gagawin nyo, eto guys, hanapin nyo lang to. Yan. Makikita nyo guys, pares lang to sa ibang scooter. Meron tong tatlong to. Yung parang poste na yan. So, ang tamang pagbalik nyan guys, kahit saang poste dyan, mamili lang kayo. Kung ano yung unang-unang poste, halimbawa ito. Eto, unahin kayo guys, pataas. So, nakaturo yan sa taas. Ayan guys, taas. Okay, so ayan guys, yung kita nyo yung post na yan, mag-i-start yan sa taas. Yan. So andun sa taas yung parang poste or baliktad na Y. And then itong drive face naman, kita nyo yung dalawang butas na yan, dito lang yan. Either way, yan. Yan. So, ganun lang magbalik guys ng drive face and pulley. So, sundin nyo lang yon yung mga procedure ko. Sana mawala yung lagitik ng NMAX nyo. Alright guys, so basically, yun lang yung ginawa ko na procedure dito sa ating Yamaha NMAX para mawala yung lagitik niya na issue niya, no? So, kung gumana naman sa inyo or trinay nyo itong procedure ko, mag-comment lang kayo sa baba kung nag-work siya at kung nawala na yung lagitik niya. Pero in cases na hindi naman siguro lahat ng NMAX may lagitik, swerte nung iba kasi, di ba, walang naranasan ganito. Pero mostly, parang marami nakaranas ng ganitong lagitik issue ng NMAX.
So, ayun guys, try nyo lang gawin na hindi naman ito nakakasama sa motor nyo. Tsaka madali lang siyang gawin. Alright, so ayun, that's it for the vlog. So, sana nagustuhan nyo or nakatulong itong video na to. Pa-like, share, and subscribe na rin. Alright, peace out!